niya totong balitang ito tungkol kay Casey Concepcion, paano nagulat ako na nakapagawa doon ng isang building sa kanyang resort sa Panama. Morning mga kachika, isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay gaano na ba talaga kayaman itong si Casey Concepcion. Matatanda ang kamakailan lamang na naging tahimik na ang pangalang Casey Concepcion sa mundo ng showbiz. Kaya hindi maiwasan na marami sa ating mga kachika ang nagtatanong kung ano na nga ba ang nangyari kay Casey Concepcion ngayon. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga nangyayari sa mundo ng showbiz. Subscribe na! At yun na nga mga kachika, naging viral at trending ang balitang naging tahimik nga si Casey Concepcion sa mundo ng showbiz. Pero mas lalo naman itong yumaman dahil sa naging focus na ito sa kanyang mga business. Matatanda ang kamakailan lamang na bumili si Casey ng isang property sa Palawan. At ayon nga sa nasagap nating balita, ay tatayuan daw di o manyon niya ito ng isang bahay bakasyonan ni Casey Concepcion. Ayon pa sa naging official report na inilabas ng bandera sa kanyang official website and quoted, Casey Concepcion nag-invest ng property sa Palawan para sa pamilya. Pauline Del Rosario Bandera, March 24, 2024, 11:41 PM. Ang bongga naman ng bagong investment ng actress na si Casey Concepcion. Sa serye ng Instagram stories, proud na ibinandera ni Casey ang biniling property sa San Vicente, Palawan. Makikita sa serye ng videos ang isang masukal na lupain at may magandang overlooking view ng karagatan. Base sa kanyang mga post, mukhang magpapatayo siya ng bahay bakasyonan hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang mga mahal sa buhay. A place to be enjoyed by my loved ones one day, caption niya. Mapapanood din sa video na may mga kasama siyang engineers na tila minamarkahan na ang kanyang property. I can't wait to share this place with my special someone and make new memories with my family and friends, wika niya. We do what we have, with what we have, where we are, dagdag pa ni Casey habang pinapasalamatan ang Panginoon pati na ang mga kasama niya sa lugar. Bago ang kanyang Palawan trip, nagbakasyon si Casey sa Batangas na ipinost niya rin sa IG. Kasabay niyan ay nananawagan siya sa publiko na suportahan ang local beach businesses upang matulungan ng coastal communities. This summer is another chance for us to enjoy. Support a local beach businesses, B&Bs, resorts, family-owned shops, water sports centers, restos, cafes, palengkes, and small businesses. This way, we can help keep our coastal communities happy, colorful, and alive. Philippine flag emoji, caption niya. Si Casey ay anak ng dating mag-asawa na sina Sharon Coneta at Gabby Concepcion. Ang huling pagsasama ng tatlo ay noong Oktobre nang maganap ang reunion concert nina Sharon at Gabby na Dear Heart. Kung matatandaan, nagsimula ang pag-iibigan ng dating mag-asawa nang maging magka-love team sila sa 1981 film na Dear Heart. Makalipas ang 3 taon mula nang ipalabas ang nasabing pelikula ay ikinasal sina Sharon at Gabby. At matapos ang 1 taon ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan at nagkaroon ng anak na si Casey. Pero hindi nagtagal at naghiwalay ang dalawa at ang kanilang marriage annulment ay kinumpirma noong 1987. Sa ngayon ay masaya na sa kanya-kanyang pamilya ang dalawa. Si Sharon ay ikinasal kay dating senator na si Kiko, habang si Gabby naman ay kay Genevieve Gonzalez. End quote. Oo nga. Alam mo nung mabasa ko. Alam mo nung mabasa ko itong balitang ito tungkol kay Casey Concepcion, parang nagulat ako. Bakit? Parang nagkaroon siya ng di ba? Kasi ang alam lang natin yung dito lang sa may Batangas, yung ano Beach House, oo. Oh. Puerto Galeria. Sa, anong Puerto Galeria? Sa Mindoro yun. Puerto Galera. Oo, oh, na Puerto Galera, di ba? Itong isa, tama ng tawad sa iyo si Direk Marie. Alam mo, sabi niya, nagtatago na siya dun sa anong hiyang-hiya siya sa mga pinagkagagawa mo. Si Mike na lang, wala reaksyon. At hindi na kami naghihintay. Okay, oh, ngayon,
Palawan. Oo, ngayon nagulat ako. Bakit? Nagpapagawa siya doon sa ano? Nagpapagawa? Nagpapagawa doon ng isang ng isang building sa kanyang resort sa Palawan. Oo. Nakakapagtaka ba? Eh, dumating naman ang pagkakataon na talagang nagtrabahong kalabaw naman si Casey Consolacion. Yung TVC lang niya, TV commercials, magkano ang kinikita niya. May pelikula pa siya, may mga shows pa siya. Nakaipon yung bata. Oo. Diba? Kasi siyempre ang lahat ng tao nagulat. Kasi diba hindi siya masyadong tukis sa mga ganyan-ganyan na mga may lupain ako, may ano ako, di ba? Hindi katulad ng mga ibang artista na, di ba? Nakabili lang ng tapos may tapos sabihin, ay, kasusyo kami doon sa ganito, sa ganyan, di ba? Wait, si Casey Consolacion talagang boom, binigay ang tao. At marami ang nagsasabi, pumupuri kay Sharon Tuneta sa pagpapalaki kay Casey. Ay, kasi ganyan din si Sharon eh. Negosyante rin ang takbo ng utak eh, di ba? Correct. Namana niya yan sa tatay niya, sa lola niya, at kay Sharon. Very totoo vocal yan. Si Casey. Oo, totoo yan. Ang laki ng natutunan niya. Diba? Eh si Sharon, diba? Mahilig sa mga properties. Sa bagay ko, ikaw ay isang Sharon Tuneta na ganyan nakalaki ang pera mo, billion na. Hindi mo na siguro bibilhin yung mga gusto mo pa. Palagay ko, magpupundar ka na lang talaga, diba? Oo, kasi diba, nasa isip niya kasi, diba nga sabi nga ni Sharon, hindi siya bumibili ng mamahaling sasakyan kasi bumababa daw ang presyo. Ang value. Tama. Samantalang yung mga lupa na nabibili niya, tumataas parang alahas. Yes. Diba? Ganun yun. At si Casey, may natutunan sa nanay. Correct. Diba? At ang kwento pa dyan, diba, itinigil ni Casey ang pagbili ng mga mararamihan gamit para dyan makapagpundar ng mga bagay-bagay na katulad niya yan. At saka hindi siya yung maingay, ano? Hindi. Walang trumpet, kumbaga, katulad yung kondo niya na pagkalaki-laki at papakasin siya. Nalaman natin, noon na lang napilitan siyang ibenta at ipakita dahil sa request ng kanyang mga tagahanga. Eh, samantalang yung iba, di ba? Ay, naku, yung iba talaga. Ano, paano? Pinarandakan pa yung kanilang, ano, ito yung kondo nila, ito yung ano, tapos ito yung nabili namin na, ano, propiedad, ito yung mga lupain namin, ganito. Pa ko ilang hektarya yung mga ano. Tapos diba katulad yung isang actor din, diba? Sige. Pinalandakan pa na sabihin na ay magkasusyo kami doon ng dalawa ni ano, diba? Doon sa isang resort din nakatabi ni Casey. Diba? Sa Palawan. Bulong mo nga. Ay, anak mo. O eh, ano kung anak ko, iba papabulong lang naman ako sa iyo. Eh kasi naman pinaghirapan naman ni Piolo Pascual. Pinaghirapan naman niya anak yun. Galing naman yun sa kanyang pagkukunyagi. Walang masama. At pagka ganoon na pinaghirapan talaga, pinagmamalaki natin dahil marunong silang umawak ng pera. Oh. O magbigay ka pa na ibang example yung hindi ko ganoon na anak. Si Willie, yung mga naipundal niya. Ay, ang dami. Nibiro yun, ha? Ay, oo. At least ngayon, kung makakapasok na dyan, dagdag na naman. Dagdag na naman ito. Walang problema. Ay, may isa pa. Sino? Yung isang actor-actoran, di ba? Ay, actor-actoran. So, hindi marunong gumana to o gumanap? Hindi. Actor-actoran siya. Medyo nag-actor-actoran lang siya sa harapan ng, ano, ng camera. Hindi ba magaling na actor? Pala actor-actoran. Pinalandakan niya. Kasi actress-actressan yan eh, di ba? Di ba pinalandakan niya nang bibili doon sa aeroplano? Sino to? Di ba? Asan yung aeroplano bibili? Hindi mo sa akin yan. Di ba sabi yung bibili siya ng jet plane na gagayain niya sila ni Brad Pitt, sila ni Angelina Jolie. Di ba, Willie Ray Williams, may gagayain siya. Kuso yan daw, para daw makaano siya sa pupuntahan niya, para makaano siya sa traffic. Eh, hindi ba, chopper diba? Pangalang wala siya eh. Di ba? Hayaan mo siya. Ang chopper na sinakyan niya, inupahan niya lang pala. Ay, alam mo. May galit ka sa kanya. Sobra galit ka sa kanya, no? Sobra. Kasi hindi naman ano. Mahinig kasi suot niya, yun. Alam mo sa bagay, okay na naman magalit. Sana tayo tayo masabay-sabay. Ako naman, wala akong ingit sa kanya. Wala akong galit. Ang dasal ko, magkaroon siya ng peace of mind. Ayun, tama. Makikita mo sa bibig ng tao na wala siyang peace of mind. Hindi niya kayang bilhin yun kahit marami siyang pera. Madaling blind item na ito. Diba? Ay, kasi diba? Magbigay ka na kung sino yung BNI mo. Bigay ka na ng clue. Ayan ang agang blind item ito. Hindi, siyempre yung ano siya, ay niya, actor-actoran nga siya sa harapan ng kamera. Noong nag-actor-actor siya, nag-acting-actingan. Ay, kaya-kaya niya yung... Nag-acting-actingan lang siya, diba, sa harapan ng kamera. Hindi ba siya magaling umarte? Kaya nga eh, nag-actor-actoran naman siya. Magaling naman siyang host. Magaling siyang host, pero ang sabi ng iba, dalo na yung sa director. Ay, diba? Pinagsabihan sa doon, nag-comment doon na, magaling kang ang host, pero wag mong dalhin sa television ang napag-aaralan mo, ang nakukuha mo sa mga At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go!